So guys, good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Sensya na po kayo, ito po yung napusuan kong filter na gamitin eh. Bali, final part po ito, konting dagdag na lang po, tsaka POV ko. Sa season 23, what is written truly happened. Bali, part 9B. Part 9B na po to. Baka malito ako. Part 9B. So guys, thank you so much po talaga sa lahat ng madadaanan ng content ko na to. Sa lahat po ng magtatapos ng content ko na to. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Sana po talaga eh, kahit konti, kahit maliit na maliit lang pong motivation eh, makapagtawid ako sa sino mang magtatapos ng content ko na to. Try nyo po sanang umpisaan mula part 1 hanggang dito sa part 9B, final part. Sundan nyo pa po yung susunod kong season, on process po. Sana po eh, makapaghatid ulit ako sa susunod kong season ng panibagong life lesson and motivation para po sa ating lahat. Amen. So guys, ito nga po ang naging context po ng season 23 ko na to is all about the death of the three people na nagbigay po ng malakas na impact generation by generation. Yung una po eh, sinabi ko po yata sa part 7, tapos 8, 9, ito po yung 9B. Na yung pong mga naunang part ay life motivation din po, life lesson din po, POV na about din po sa mga nangyayari sa paparating na tribulation sa humanity. So, yung una nga pong context ng season ko na to, na season 23 guys, sorry po if I'm getting repeatedly mentioning. So, yung una po the death of Lot's wife. Tapos, yung isa po the death of Moses. Tapos, ito nga pong last, yung sinundan ng part na to sa part 9 and 8, the death of John the Baptist, yung pong pinsa ng ating Panginoong Jesus. So, guys, ano po, para po sa akin, kasi tayo naman po kasi ang pagkakaintindi ko po sa mga napapanood ko talagang dokumentary, ang tao po ng Diyos, talagang kinasihan po yan ng maraming Holy Spirit para magtawid po talaga ng Word of God. Siglo by siglo, lahat po ng mga chosen na tao na pinili ng ating Panginoon para mag-preach ng salita ng ating Panginoon. Nagkataon lang po na ito nga pong mga unang siglo, yung mga pagkamatay po nila mga naging brutal. Talaga po kasing what is written truly happened Ito po nangyayari din ngayon sa generation natin na ang sino man pong mga tao na talagang nagsasalita ng salita ng ating Panginoon na nagtatawid sa anumang pamamaraan nila ginagawa, parang nagbubuwis po sila ng buhay. Pero yan po, siyempre lahat naman po nang nangyayari talaga sa tao, may kinalaman yung nasa itaas . Hindi po natin pwedeng i-deny yan. Ang nangyayari po noon at pangkasalukuyan at ang mangyayari sa darating, lahat po yan ay may kinalaman ng ating Creator. So, yung mga pagkamatay po ng mga naunang tao na ginamit talaga ng ating Panginoon para maging instrumento niya, para magtawid ng mga motivation niya na talagang dapat ay lakaran ng generation by generation ng humanity, talaga pong nabubuhay sila ng buhay. Yan po ay pax po yan. Kasi nga po, may mga tao po kasi talaga na siyempre kapag napapahiya sila, kagaya po ni John the Baptist nung nagsisigaw po sa pinagsigawan niya pong parang nagkukumit ng hindi maganda yung hari, napahiya po yung kinakasama niyang babae. Kaya ang ginawa po ng babae, ito po personal kong POV, pero yun po talaga yung context, yun po talaga yung buod nung pagkatao ni John the Baptist na nandun nga po sa New Testament, na talagang nagpapakita po na talagang nung tinuligsa niya po yung mag-asawa, yung hari, tsaka yung babae na parang kumbaga sana hindi po talaga tunay na asawa nung hari. Kasi hari siya may power siya So parang nagagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. So powerful po ang mga hari noong unang panahon. So parang ginamit po nung babae yung kanyang anak na para utusan, kasi malapit nga po yung hari dun sa stepdaughter niya,
na ipaputol ang ulo ni John the Baptist. So, nag-suffer po si John the Baptist. In a way na sa pagsasabi ng totoo, ang Panginoon po kasi nating Jesucristo, nagsalita po siya bago siya talaga umalis . Nagsalita po siya na talagang letra for letra po, nasa Holy Scripture po ito, sa banal na sulat ng ating Creator, na magpasakop kayo sa batas ng tao para magkaroon ng kaayusan, generation by generation, pero magpapasakop din kayo sa batas ng ating Creator, susunod po tayo. Kasi nga po, kapag ka po sumisigwi ang isang tao, nagkakaroon po ng consequence. Hindi po talaga nagkakaroon ng hindi magandang resulta kapag ka sumigwi ka. Pero ang utos po talaga ng Panginoon, para magkaroon ng kaayusan, susunod din po tayo sa batas ng tao. Kaso nga po talagang matatapang po yung mga naunang propeta ng ating Panginoon So, talagang nagbuwis po sila. Ayun nga pong 12 apostol, di po ba? Nagawan ko na po yan ng content na puro po brutal ang pagkamakay nila sa pagtatawid nila ng Word of God. Nangyayari din po yan ngayon sa iba-ibang bansa, sa pangkasalukuyan nating generation, na ang bawat po mga Kristiyano ay nahuhuli, napapatay sa pagtatawid ng pagiging being Christian. So, parang na po yan, parang sayaw na po ng panahon yan. So, lahat po talaga ng tao, siglo by siglo, na nakaranas ng injustice, ay bibigyan po yan ng justice ng ating Creator. So, yan po ay paks na paks. Kasi isa po ang nagsabi na, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Kasi masama nga pong gumanti, dapat po lagi natin panatilihin yung pagiging peacemaker ng bawat isa sa atin. Kasi mas maganda po yung nagpapasensya, mas maganda po yung being humble. Yung parang hinahanap mo laging magkaroon ka ng kapayapaan sa kahit kaninong tao, kahit kamag-anak mo man yan o ibang tao. Panatilihin natin ang ganti talaga ay ibibigay natin dun sa itaas. So parang nakakaawa din po yung nangyari kay John the Baptist at sa mga nauna pang propetang kasabay niya, na siglo by siglo ay nagsuffer po talaga ng injustice. So yan po guys, para po sa akin, talagang ang Word of God po talaga napaka-powerful po. So ang nangyari po, napahiya po yung asawa ng hari, kaya niya din po ipinag-utos na putulin ang ulo ni John the Baptist. Para po sa akin, pagka po naano ko yung kwentong yan, nalulungkot po ako, naluluha po ako, pero tinanggap po yun nang hindi talaga nagreklamo si John the Baptist, kasi ginoglorify niya po ang ating Creator sa pamamagitan ng pagpipreach na ginawa niya. Hindi lang naman po sa kanya nangyari yan, until now po nangyayari yan. So sana nga po guys maging steadfast talaga tayo sa faith natin sa ating Panginoon, kasi ang faith po talaga natin ay shield, powerful shield po ng bawat isa sa atin. Nandun na po talaga tayo, inaabangan na po ng buong humanity ang climax ng tribulation, and afterwards po, yung pagra-rapture po, yung pag-angat po ng mga chosen na pipiliin ng ating Creator na makakasama niya sa paghahari niya ng 1,000 taon. Yan po ay kaabang-abang. Sana po lahat tayo ay mapasama sa magiging chosen ng ating Panginoon. Thank you so much po sa inyong lahat na madadaanan ng content ko na to, na magtatapos mula part 1 hanggang final part. Final part na po to, part 9B. Thank you so much po. God bless us all po. At ingat po tayo palagi. Patuloy po tayong umasa at tumawag sa lingap at pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator. Amen. Thank you so much po talaga. God bless us all po. To God be the glory po, and love you all po. And si God na po ang bahalang magbigay sa inyo ng blessing na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Amen. God bless us all po, and thank you so much po ulit. Amen.